So, what's up sa inyo guys? Kamusta kayong lahat? And nagbabalik na naman ako para sa ating Japanese language or Nihongo tutorial. So, magtuturo ulit ako dito sa aking YouTube channel ng mga basic Japanese language. Mag-uumpisa tayo sa level 5 ng Japanese language. So, before that, magpapakilala ulit ako sa inyo. Ako po si Romy J. Dati nagtatrabaho po ako sa Japan for 3 years sa Nissan Motors as trainee po. Then nakabalik ako dito sa Pilipinas after 3 years last year 2018. And pag-uwi ko dito, nagtuturo ako ng Japanese language sa isang eskwelahan dito sa Davao. And for 5 months, nagturo ako. Nagtrabaho ako as sensei. So ngayon, nagbabalik ako sa YouTube para magturo ulit. Kasi last time, ang dami pa rin nag-i-inquire about sa tutorials ko, no? So, yung iba nag-PPM sa akin. So, ito na yun guys. Nagbalik na ako. And disclaimer lang po, para sa aking mga viewers, lalo na yung mga magaling na talaga, hindi po talaga ako ganun kagaling. So, ang level lang po ng Japanese language ko is entry. Okay, so hindi talaga ako ganun kagaling. So, masishare ko lang yung dito yung mga natutunan ko lang din sa sarili ko. So, yun lang din yung masishare ko sa inyo. So, kahit pa paano matuturo rin naman kayo. Basta sundan nyo lang yung mga vlogs ko, mga video ko. Panoorin nyo lahat. Sunod-sunod yung video ko guys, no? So, o nga pala guys, sa pagtuturo ko kayo, mag-umpisa tayo sa pinaka basic. So, para siyang kasi ang Japanese language is my level siya. So, from level 5 or tawag ito is N5, N4, N3, N2, and N1. So, mag-umpisa tayo sa N5. N5 is yung pinaka basic para siyang sa kindergarten natin dito sa Pilipinas. So, dito, ituturo ko sa inyo yung pinaka-basic yung alphabets. Okay? So, N5, N4, at hanggang N3 kung kaya natin. So, follow lang kayo sa mga video ko kasi marami-rami ito. And, huwag kayong mag-skip kahit isang lesson. So, isang video, isang lesson. Okay? So, ang gagamitin natin na book is Mina no Nihongo. Okay, so Mina no Nihongo means Japanese language for everybody or for everyone. So ilalagay ko dito sa baba sa description yung link kung saan nyo pwede i-download ang naka-PDF na Mina no Nihongo. So may English version siya guys, no? So yun yung pag nag-self-study kayo or habang na nanonood kayo dito, pwede kayong magbasa doon sa inyong book na PDF na downloaded nyo. So, i-download nyo lang nasa baba yung link. At saka, meron din tayo yung mga printable presentations. So, ito, itong magamit ko na ito. Ito na presentation ko na ito. Kasi, yung gamit ko lang is PowerPoint. So, kahit pa paano, pwede nyo rin itong gamitin sa pag-aaral or self-study. So, guide natin to. And meron din ako mga test na naka-PDF files din. So, pwede nyo siyang i-print pag magte-test tayo, online test. So, pwede nyo siyang i-print. Tapos, yun, pwede nyo sagot-sagutan kung kaya nyo. Then, ilalagay ko rin dyan sa baba sa description yung mga apps or applications sa cellphones na pwede nyo gamitin para mag self-study. So, halimbawa lang yung mga ano, mga dictionary or Japanese language or Japanese to English dictionary. Okay, so may mga apps na kalisyan sa baba. And yun, yun lang guys. So, mag-uumpisa tayo sa pinaka basic. So, let's go guys. Okay, so dito sa pinakaunang lesson natin
So hindi pa ito lesson 1, no? So ano pa lang ito? Parang introduction pa lang ng Japanese language. Okay, so syempre bago tayo matuto ng mga patterns, sentence patterns, kung paano magbuo ng sentence, is pag-aralan muna natin yung alphabet. Okay, so Japanese language is meron siyang tatlong alphabet. Una yung hiragana. Okay, so hiragana, ito yung hiragana. So yan, yung chart na yan, hiragana yan. Okay, so yung chart na yan, yan yung hiragana. Hiragana is ito yung pinaka mostly gamit talaga sa Japan, guys. So ito yung pang-araw-araw na gamit doon. Pag marunong ka nito, marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, magintindi, makasurvive ka na doon. Okay, so yan yung hiragana. Okay, next naman is ang katakana. Okay guys, so katakana alphabet. So katakana alphabet is ginagamit siya para sa pagsulat sa mga foreign words, no, na hindi words ng Japan. Okay, so halimbawa English, ginawa nilang Japanese. So ang gagamitin nila is itong katakana. Okay, so lalong-lalo na names ng mga foreigners. So katakana yung ginagamit nila. Okay, so pangatlong alphabet nila is itong kanji. Okay guys, so kanji, medyo mahirap po ang kanji kasi kahit ako hindi ko ganun kagaling sa kanji, no. Yung alam ko lang is mga basic na kanji lang. Sa pagsusulat mahirap kasi kanji yun yung ano, Chinese characters, yun yung pinakalumang alphabet ng Japan na ginagamit nila dati pa sa unang panahon pa. So nakuha nila ito sa mga Chinese, kaya paras lang din sa Chinese, kaso yung pagkabasa is magkaiba. Yung iba parehas yung meaning, kaso magkaiba yung pagbasa. Okay, so magpasalamat na lang tayo, meron tayong hiragana, kasi hiragana lang okay na. Pag marunong ka na sa kanji, siyempre matuturo rin tayo dito ng basic na mga kanji. So kanji level N5 tuturo rin ako. Madali lang mga N5 na kanji. So maganda rin yun kasi pag marunong ka nun, parang astig, diba? Yung kikita mo yung ano, yung parang mga tattoo na naka-incik-incik. Yun, kanji. Kahit basic lang. Okay, so matututo tayo niyan. So follow lang kayo sa aking video. Okay. Okay guys, so balik tayo dito sa hiragana. Hiragana, so yun sabi ko, ito yung pinaka-importante na alphabet ng Japanese language. So kailangan ito, dito muna tayo mag-focus sa hiragana and katakana bago tayo mag kanji. Kasi kahit hiragana lang, kahit hanggang lesson 25 tayo, kayang-kaya natin tapusin. Okay, so hiragana alphabet. So ito yung hiragana alphabet guys, no. So yung nakikita nyo dito sa gilid, taka lang. Okay, so saan na ba yan? Okay, so yung nakikita nyo dito sa gilid, oops, teka lang, bago nga pala yan, so sa pagsusulat po ng hiragana, no, ito yung pinaka-importante sa stroking, kasi may rules yan sa stroking para yung pagkasulat mo is magkasunod and tama talaga. So stroking guys, yung kung paano mo siya isulat. So sa hiragana or kahit sa katakana, ito yung kanyang stroking rules or yung sequence niya. So first is makikita niyo dito, first na rule is left to
right. Okay, so from left to right. So pag nagsusulat ka ng line, dapat una sa kaliwa papunta sa kanan. Okay, so parang ganito, left to right. Okay, then top to bottom. So mula sa taas pababa. Okay, so yun yung rules ng stroking sa hiragana. So halimbawa dito sa A. So ito A, ito no. A. Teka lang. Okay, so halimbawa dito, A ito no. So yung rules natin is from left to right, then up to down. So yung pagsusulat mo nito, yung sa A, makikita mo yung numbers na yan. So yung 1, yan 1, yan yung una mong stroke. Okay, so ito yon, left to right. Oops, teka lang ha. Okay, so ito yon, left to right. Yan. Then top to bottom or up to down. Second stroke, then ito yung pangatlo mong stroke. Okay, so medyo mahirap magsulat kasi nakaano lang ako. Naka stylus. Mahirap kasi pag magkamay. Okay, so yun yung rules. Left to right, up to down. Then yung sunod na ano, yung sunod na stroke is ganun pa rin. Okay? So left to right, up to down, then itong parang bilog. Okay, so yan siya. A. Okay, so yun yung rules natin bago tayo mag-aral sa hiragana chart. Okay, so punta tayo sa ating hiragana chart na may stroking na dots or parang guide niya sa kanyang stroking. Okay guys, so ito na yun. Ito na yung ating hiragana na may guide sa mga stroking niya, yung pagkasunod-sunod niya. So yung nakikita niyo yung mga numbers, okay, so yung nakikita yung mga numbers, so yan yung guide. So pag 1, dyan ka mag-umpisa, sunod-sunod yan, 1, 2, 3, kung may 4 and 5. Okay, so halimbawa dito sa A. Okay, so by the way guys, pwede nyo i-download ito, itong chart na ito. Ilalagay ko rin sa description, so i-print nyo or kahit sa cellphone nyo i-download nyo, then kayo nang bahalang mag-practice. Okay, so i-practice nyo lang. So hindi ko na kailangan isulat yan lahat, paisa-isa, kasi kailangan nyo i-print nyo lang or screenshot nyo lang, tapos kayo na mag-practice. Okay, so mag-umpisa tayo dito sa A. Okay, halimbawa lang nito no, kasi may mga ano to eh, may mga numbers ng pagkasunod-sunod ng kanyang stroking. Okay, so mag-umpisa tayo dito. Pwede yung gamitin natin. Okay, so halimbawa dito sa A. Okay, so A to guys no, or sa atin wala kasi sa Japanese pala walang A. Okay, so yung A sa kanila is A. So matigas talaga A. And sa atin pagkasunod-sunod diba is A, E, E, O, U. Sa kanila po is A, E, U, E, O. So mauna yung A, tapos yung dalawang matitigas na vowels, A, E, U. E yung I, tapos U yung U. Okay, so A, E, U, E, O. So yung huli, yung dalawa, yung malambot, yung E at saka yung sa atin, O. Okay, so A, E, U, E, O. Okay, so una tayo dito sa A. Bago pala yan no, is lalagyan natin to ng ano, kasi parang hindi pa kayo makabasa. Hindi pa nga kayo nakakabasa no. So ito yung A. A ito, ito yung E or sa atin I. Then ito yung U or U. U yun sa kanila, hindi U. Okay, then ito yung E. E. Then ito yung O. Okay, so yan yung O. A, E, U, E, O.
Okay. Now, dito guys, ito sa line na ito. Kasi yun sa Japanese pag nagsulat sila, mula pa dati no, sa mga old, ano nila, sa mga ninuno pa nila, pag nagsulat sila, pataas pa baba, then right to left. So, parang ganito yung ano nila, pag nagsulat sila, ba yung makikita mo sa ano, makikita nyo sa mga manga or sa mga comics na Japanese, yung pagkasulat is yung kanji, di ba? Or yung alphabet or yung ang tawag doon, yung parang sinasabi ng character. Yung pagkasulat, hindi katulad sa atin na pag ganon. Okay, so sa kanila, iba po. Pag ganito po, okay, so mula dito, kung halimbawa, ito yung notebook mo. Okay. Halimbawa, ito yung notebook. Okay, so yung pagkasulat po ng words, so pababa, then papunta sa kaliwa. Okay, so yan rin yung ano, yung format ng alphabet na ito. So pababa ito. Okay, so unang line is yung mga vowels, then yung mga kasunod na is yung mga consonant or yung pares-pares na. Halimbawa dito, ito yung K, o K na line. So dahil K na line yan, ito, ito yung una, ito is idagdag mo lang yan sa, idagdag mo lang yan sa A. So K na yan siya. Okay, so ito is K. Okay, so K na yan, K yan. Yung pangalawa, ito, tapos idagdag mo yung E, K at saka E, so key. So key yan. Okay, yung sa baba, ito key and U is ku, ku. Okay, so ku. Then dito sa baba, K and E, so K. Okay, so tuloy-tuloy yan guys, and lalagyan ko lang ng marks. Okay, so itong first line is K, yung second line is S, third line is T, then fourth line, pang ano pala to, first, second, third, fourth, yung sunod na linya is N, then H, then M, and Y, R, and W, and okay, so kagaya ng tinuro ko kanina dito sa S line, etong nauna sa S line, then plus A is magiging sa. So tuloy-tuloy na yan hanggang dito, hanggang dito. Okay, now may mga special dito sa alphabet na ito. Okay, so nakikita niyo yung mga blank, 'di ba, walang mga sulat. Walang mga sulat. Okay, so yung inexan ko, yun yung mga blank. So wala nakasulat, mapapansin niyo 'yan. So wala talaga 'yan diyan. Wala talagang, so dito sa Y na line, dito itong part na ito. Itong part na ito is, baka akalain nyo may yi dyan. So may yi, okay, so wala po, walang yi. So special po yan, ang tawag dyan is special, wala po siya. So speaking of special, balik tayo sa mga special dito sa mga naunang lines. Okay, so bibilugan ko po yung mga special, kulayan lang natin ng blue. Okay, so ito yung mga special. So special. Okay, so yan yung ating mga special dito sa first lines or ilang lines to hanggang sa M bago tayo pupunta sa Y line. Okay, so mauna tayo dito sa S line. So unahin natin yung S line. So yung dito, ang pagkabasa niyan is hindi po C.
Okay, so porkit na siya S, tapos nasa I na kolom, so hindi po siya C. Ang tawag po nun is special. Okay, so ang pagkabasa po niya pag ganyan na character is okay, so naputol po siya guys. Okay, so balik tayo dito. Balik tayo. Okay, so ito, diba? Ito is sa K and S, T, N, H, M, Y, R, at saka yung sa uli. Okay, dito muna tayo sa mga special. Okay, so yung sinasabi ko yung dito, yung sa S ay imbis na C, nagiging she. Okay, so ito is she po ang pagkabasa dyan. Okay, so wag na wag niyo po yung kalimutan. Next na special is itong sa line ng T na nasa column I. Okay, so hindi po T, hindi po T, hindi po T, or hindi po TI ang pagkabasa dyan. Ang pagkabasa po dyan is chi. Okay, so chi or CHI. Okay, so alam nyo yung sa Naruto yung chikara. Okay, yung chi, chi is pwede siyang blood. Okay, so blood, basta Japanese word yun yung chi, or basta yung dito, ito is chi yung pagkabasa niya. Okay, now next is sa linya pa rin ng T. Okay, so line T, then sa column ng U. So hindi po yan TU or TU. Okay, so hindi po yan TU. Ang pagkabasa po dyan is TSU. Okay, so TSU. Okay, so TSU, TSU po ang pagkabasa dyan. Okay, next na special is okay, so eto nasa line ng H, then sa column ng U. So hindi po yan siya who or who, hindi po yan HU, hindi po yan HU, wrong. So ang pagkabasa po dyan is fu or FU. Okay, so iba po yung FU na kanana. Okay, so FU or fu, fu, fu ang pagkabasa niyan. Okay, next na special. Okay, so sa tulad na sinabi ko yung mga blanks, eto, eto, and yung iba pang blanks, okay, so tulad na sinabi ko yung iba pang blanks, wala po talaga nakasulat dyan. Okay, so dito sa line ng R, sa line ng R, ra, ri, ru, re, ro. Okay, pero dito sa line ng Y, di ba, ito yung mga may mga blanco. So ito ya pa rin ang pagbasa dito, ya, kasi nasa line ng column ng A. And dito wala. So walang yi sa hiragana or sa katakana, wala po talaga. Walang yi. Merong yu. Okay? So yu. Merong yu. Merong yu. Then yung kasunod, wala ito. Okay? Then sa baba, so dito wala. Ito is yo. Okay? So ganun pa rin. So yun na nga, sa line ng R, sa line ng R wala. And yung pinaka-importante na special guys, yung pinaka-importante na special talaga is etong
Diba? Ito is nasa line ito ng W. So, ito, wa pa rin ito. Wa. Pero yung dalawa niya sa baba, yung dalawa sa baba, ito, tsaka ito, kahit nasa line siya ng W, so, hindi po siya yan, halimbawa ito, nasa line ng W, then column U, so, hindi po siya wu. Okay, so, ewan ko lang kung bakit nilagay dyan, kahit nasa line ng W. Anyway, madali lang naman itong i-familiarize. Okay, so, ito, hindi ba sabihin na nasa line ng W, then column ng O, is wo. So, hindi po. Hindi po ito wo. Okay, so, ito po yung tamang pagkabasa dyan. Okay, so, ito is, ito yung wo, or o. Okay, so, ginagamit lang po siya sa pang ano po, pang particles. Ganon. So, o or wo ang pagbasa niyan. Then, yung sa uli, ito is, diba, yung mapapansin niyo sa, yung sa mga dito. Dito is paris-paris talaga. Isang consonant or isang vowel. So, ta, na, ya, ra. Okay, so, hama, hu. Okay, so ganun. So, ito yung last. Ito yung mag-iisa lang. Okay, so, N lang ito. N. 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 Kasi yung may mga Japanese words na may N sa last. May N sa last yung mga words. So, kaya, ito gamit rin ito. N. Okay? So, yun. Okay guys, so, yun na nga, pwede nyong i-download itong PDF na ito and pwede nyong pag-practisan. Okay? So, ilalagay ko yung link, practisan nyo na lang yung pagsulat nito. Then, next ating pag-aralan sa ibang video is yung ano naman, yung ba, ganon, yung ga. Okay? So, medyo mahirap pa kasi complicated pag isasabay-sabay natin. Then, pagkatapos noon is punta na tayo sa katakana. Okay, so yun lang po muna guys. And maraming salamat sa inyong panonood until our next video tutorial. So, please subscribe. Thank you.